Gusto mo bang malaman kung anong klaseng investment sa stock market ang nababagay sa iyo at kung anong klaseng investor ka? Check this video out! Una is yung tinatawag natin conservative type na investor. Sila yung mga takot mag-risk ng malaki sa kanilang mga investment. O yung tinatawag natin na mayroong low risk appetite. And sila din yung mga emotional once na makikita nilang kulay pula yung kanilang portfolio. At sila din yung may mga tendency na mag-panic during the volatility ng market. So, kung ikaw ay ganitong klase ng investor, nababagay sa iyo, magsimula ka muna sa mga mutual fund or mga index fund na hindi mo kailangang suriin yung mga company na bibili mo, na mayroon kang fund manager na bibili at gagawa nun para sa iyo. Pero mayroon din naman tayong tinatawag na conservative pero direct na nag-invest sa stock market. Ano ba yung mga tinitingnan ng mga ganitong klase ng investor? Isa sa mga tinitingnan ng mga conservative investor ay yung mga companies na mayroong large capital. Meaning sila yung mga large company. Sa Pilipinas, meron tayong 30 big companies na kung tawagin ay blue chips. Doon lang sila tumitingin. Pangalawa, tinitingnan nila yung steady performance ng company na to. At kung increasing yung sales nito from year to year. Pangatlo, syempre tinitingnan nila kung yung company na to ay kaya pa rin tumayo sa kabila ng mga economic crisis. At pang-apat, si mga nagbibigay ng matataas na dividend. So ilan lang ito sa mga tinitingnan ng mga conservative investors. Kung merong conservative, meron din naman tinatawag na aggressive na investor. Sila yung may mga high risk na tolerance. Pero normally, sila yung mga may mga experience na sa market. At meron na rin silang controlled emotions na kung saan hindi sila ganun kabothered once na kulay pula yung portfolio nila. Ito naman yung mga tinitingnan ng mga aggressive type ng investor. Una is yung great potential ng companies. Pangalawa is yung capital gain possibilities. Kahit hindi ito nagbibigay ng dividend, ina-expect nila or they believe na tataas yung price nito mula dun sa pagkakabili nila in the long run. Pangatlo, kahit wala pang masyado napapatunayan itong mga companies nito, but they believe na this company will become a leader in the market in the future. At syempre, meron din tayong tinatawag na moderate. Ito naman yung type ng investor na mixed conservative at aggressive. So kung i-assess ko yung sarili ko, nandoon ako sa moderate type ng investor. Pero sa akin, medyo 60% aggressive ako at 40% conservative. So, ayun na nga guys. So, ngayon, meron tayong special guest. Tatanungin natin at i-assess natin kung anong klaseng investor ba siya. Let us welcome Mia Ojo! Boom! Parang neneng biyang kanyang katawan. Ayan, let's welcome Yojo. Hi guys! Guest ako ngayon. Kailan natin siya ng mga ilang katanungan. So, Yojo, kailan ka nag-start nag-invest sa stock market? Nag-start ako 2019, mga October or September yata. Yun sa mga ano, 1 year plus. Oh, is it global or PSE? I started PSE first and then parang may ano, konti lang yung ano, gap. Magkasunod siya. So PSE and then global. Oh, parang may pagka-aggressive. Kasi ano, may Metro Bank account ako, so nauna yung confirmation na yun sa pag-open online. So yun, kasi online lang din ako nag-open. Anong klaseng investor ka doon? Okay, sa una, nadaanan ko yung conservative investor. Kasi yung unang hawak ko was
dalawang stocks lang. Tapos takot ako ano, nagbumaba siya. Natakot ako, inisip ko. Kasi ayaw kong ano, yung maano, ma-lose pa ng mas ano, mas malaki. Pinulang ko siya. Binenta mo naman. At a loss. Pero maliit lang. Yun, kasi parang ano, kasi kakaumpis ako pa lang. Hindi ko pa ano, alam yung run. Pero ngayon? Ngayon, I consider as ano, moderate investor. Oo. Sinasabi mong moderate ka na, so ibig sabihin meron kang conservative na hawak na investment at meron kang aggressive na investment. Meron. So, sa conservative, ano yung mga stock na hawak mo? Of course, I have MBT. Kasi... Oo, malaking company yan. And then since from the beginning talaga sa nag-start ako sa PSE, meron akong MBT hanggang ngayon. Hindi ko 'yun ano. Tapos si JFC, si Jollibee. Magandang company yan parehas. Oo, doon nang ano nung nag-pandemic nag-down yun mga 40%, pero hindi ako nag-ano talaga. Niyan ko siya. So meron ka ng mindset? Yes. Tapos sa ano, sa aggressive, meron akong dalawa, ASEN at saka dito. Oo, kasi ang ASEN is a renewable energy yan. Mm-hmm. Siyang bago pa lang din, pati yung dito. Bago silang nag-expand. Mm-hmm. Tapos ang dito is magiging... Sure, ko, mag-open lang yata. Mag-holdings yan ng isang third telco. Mm-hmm. Di ba may global ka din? Oh, meron. I consider as moderate din kasi may ano ako, may sa global ang platform na ginamit ko is eToro. Sa eToro kasi may copy trade. So, nangungupya ako ng investor. Oh, 'yun pinaka-safe. Yeah, yeah, safe siya. So, kung ano yung gain ng investor na kinopya ko, 'yun din yung gain ko. And meron din akong hawak ng mga individual stocks. So, balance lang siya. So, yun nga. Kahit ano, minsan pula, hindi na ako naman yung babalan. Kasi alam ko na makarecover pa din naman. Kasi nga, long-term investment. Oo, ang ganda, ang ganda. So, ngayon, makukonsider nga natin na si Myojo ay isang moderate na investor kasi meron siyang holdings base sa kanyang portfolio. Meron siyang mga holdings na nasa conservative at meron din siya nasa aggressive. At ganun din sa kanyang global accounts. So ganitong paraan na assess nyo kung anong klaseng investor kayo at kung anong klaseng investment yung nababagay sa personality nyo. Ayun, dito na tatapos ang ating episode. At sana may natutunan kayo sa video na to. And kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to hit the like button and don't forget to share. Yeah. Don't forget to please subscribe na din sa channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time magpo-post kami ng video sa aming stock series or investing journey. Because we are in this together. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Bye-bye.